Kayo ay aming pinaiyak, pinasaya din, at higit sa lahat na inspire kayo sa mga kwentong totoo mula sa mga tunay na tao. Linggo-linggo yan para sa inyo, di ba? At ngayon, minsan pa natin balikan ang mga kwentong ito na inyong sinubaybayan ng gusto at nag-trending talaga online. Mga tumatak sa inyong mga puso't isipan, kaya napabilang sa aming Rated Corina Most Viewed Stories. Napakakulay ng buhay ng tao at kapanapanabik ang bawat kabanata ng inyong sinubaybayan sa Rated Corina. Buwan pa lang ng January 2022, itinampok na namin ang natatanging kwento ni Patrolman Angelo Yong Borlongan. Ang trending na guwapulis sa social media. Maraming humanga sa kanya, syempre kasi guwapo. Pero nakatira pala siya sa sementeryo. Ito ang kanyang tunay na buhay. Hindi lang para sa mga patayang sementeryo, para rin pala sa mga buhay. Trending ang dining table nicho ng patay. Dito lumaki at nagkaisip si Yong. Sepulturero ang kanyang lolo, gumagawa ng mga nicho at nagpipintura. Nung una, nahihiya siya sa mga kaklase na nakatira siya sa sementeryo. Nabubuli din siya dahil sobrang itim, payat at gusgusin ang kanyang itsura noon. Nagtulong-tulong ang kanyang magulang at mga kamag-anak sa sementeryo para matustusan ang pag-aaral niya ng BS Criminology. Hanggang nakatapos na siya at pumasa sa board exam noong 2016. Ganap na pulis na si Sir Yong! Naiyak ako dahil sa dami-dami ng tao, ako pa yung isa sa mga pinili, di ba? Na maging isang alagad at tagapagpatupad ng batas. Maging isang sinisikap na maging isang mabuting pulis. Di ba po? Kaya po, nakakaiyak dahil sa tuwa. Walang mapaglagyan po yung tuwa. Labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos. At para lalo nating nakilala ang kanyang pagkatao, dito na po tayo ngayon sa aming inuupahan. Nagpa-house tour ang batang sementeryo. Pasensyaan nyo na po, medyo madilim pero hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng isang maayos at magandang tahanan. Welcome po, panik po kayo. Napakilala ko po sa inyo ang aking butihing ilaw ng tahanan. Magandang. Ang aking mama, Alona Borlongan. Ito po ang aming munting tahanan, ang aming inuupahan. Maliit pero masaya. Dito naman po ang aking kwarto. Kung dati sa ibabaw ng nicho siya natutulog, ngayon kahit papaano may kapirasong higaan at unan. Idol Yong, palayaw ni Angelo, lodi ng kanyang mga kapitbahay, inspirasyon ng kabataan. Sumabak sa mahigit na kalahating taon na matinding training sa Camp Bagong Diwa. Hanggang sa nag-graduate. Ngayon, hindi lang siya basta-basta guwapulis, isa na siyang ganap na miyembro ng Special Weapons Action Team o SWAT ng Philippine National Police. A group of highly trained police officers who deal with dangerous criminals. Mula sa paghawak ng baril, hawak din niya ang pang-spray ng pabango sa kanyang buong katawan. Kaya naman pala, kilig na kilig na yon ang kanyang fans, endorser na rin si PO1 ng kanyang YB Scents. Nagsimula na sa maliit na negosyong pabango at lumalaki na ito dahil sa patuloy na suporta ng kanyang mga followers sa social media. Pero wala pa rin daw siyang girlfriend. Wala po ngayon. Siguro po, meron pong mga umahanga, mga kahit papaano ay nagkakagusto sa akin. Pero wala pa po kasi sa isip ko. Ang priority ko po ay ang pamilya ko. Paano na lang po kung ako ay lumagay na sa tahimik? May iba na po yung prioridad ko sa buhay. Kumbaga, magiging pangalawang priority ko na yung pamilya ko. Yung mga nasa sementeryo na kahit papaano ay natutulungan natin. May iba na po kasi magpo-focus na po ako dun sa pamilyang bubuuin ko.
OMG! Mula nang ipalabas ng Rated Corina ang Guwapolis, umabot na sa mahigit 15 million views! Talagang napakalaki ng bilang ng mga nagmamahal kay P.O. Wan Yong at kanyang ipinagpapasalamat. Higit sa lahat, mas malaking responsibilidad ang sinumpaan niyang tungkulin ang ipagtanggol ang bawat Pilipino. Mahal niya ang Pilipinas. Pambihira rin ang kwento ng preso noon, pulis na ngayon, na umabot naman ang humigit kumulang 4 na milyong views. Siya si Franz Angelo Dizon, nakulong dahil sa babae. Naalala niya, umikot lang sa barkada at bola ng basketball ang kanyang buong buhay. At dahil sa galing niya, maraming fans na mga babae ang humanga sa kanya. Pero isang gabi ng kasiyahan ang nagpabago sa kanyang buhay. Sa inuman, 2 menor de edad ang katabi niya. Sa bawat titig at galawan ng mga babae, parang trip nila si Franz. At ito'y umagaw ng atensyon sa kanyang kaibigan na si Jo Marie. Nang mga sandaling yon, umiwas si Franz dahil sa kanyang masamang kutob. Pero biglang, dinampot siya ng mga pulis at si Jo Marie kinasuhan ng pangmomolestya daw sa menor de edad. Dumuo yung mundo ko. Akala ko hindi ko na ma-achieve yung pangarap ko ng magandang buhay. Ang isip ko, mabubulok na ako sa kulungan. Paano na ako? Wala na. Tapos na. Nagulat po kami talaga. Talagang wala kaming alam. Nabilanggo ang magkaibigan. Malaking kahihiyan din sa kani-kanilang pamilya. Paano nila lilinisin ang kanilang pangalan? Lumabas na walang sapat na ebidensya ang ibinibintang sa kanila. Kaya sila'y napawalang sala. Inatupag na ni Franz ang kanyang pag-aaral hanggang sa natapos niya ang kursong Criminology, ang dating hinusgahan ng lipunan. Ganap na siyang miyembro ng pambansang patrolman. Dahil sa kanyang pagiging preso noon, isang negosyo ang kanyang itinayo para rin makatulong daw sa mga kabataang nasa kulungan at mga dating bilanggo na nagbabagong buhay. Papasalamat po kay Sir Franz. Bigyan niya po kami ng panibagong buhay. Minsan pang napatunayan ang kwento ni P.O. Wan Franz Angelo Dizon at iba pang nakulong, habang may buhay, may pag-asa. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Kung wala kang kinakapitang pag-asa sa iyong mga pangarap, walang mangyayari sa buhay. Kailangang kumilos at magsipag. Tulad naman nitong si Roy Bacalso. Kung ano-anong klaseng trabaho ang pinasok niya. Mula sa pagiging magsasaka, naging mascot, nagtinda ng street food, nag-OFW sa Dubai, nakapagtrabaho din sa cruise ship, graduate ng kursong commerce si Roy. Pero ang nakatadhana pala ay suswertihin siya nang pasukin niya ang paghahalaman. Noon nabuhay yung artistry ko. Dinesign ko, natapos ko. Way back then, like 10 to 15 years ago, pag sinabi mong 8 to 10 million na bahay, head turner ka na sa subdivision. So doon nakilala ako dahil lahat ng kapitbahay ko lumapit. Sinong gumawa ng landscaping? Sinong gumawa ng garden? Sinong gumawa? So ang ginawa ko noon, ginawa ko na lang talagang commercialize. Kaya naman from farming to landscaping, naging successful na siya ngayon. Mula sa pagla-landscape sa hardin ng mansyon ng kanilang mga kamag-anak, mga big-time na personalidad na ang kanyang mga kliyente. Ibo rin si Roy. Aminado si Roy na bagamat umuusbong na at nakikilala na siya bilang landscaper at bilang negosyo, dumating talaga ang pinakamalaking swerte niya nang siya ang kuning landscaper o tagaayos ang halaman ng mga bahay at mansyon ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Tulad na lang ng ginawa niyang ito na isa sa mga mansyon at napakagagandang hardin ng mga Pacquiao dito sa Gensan. Umabot na sa 2.4 million views ang namangha sa galing ni Roy nang maipalabas ang kanyang kwento sa Rated Corina. Talagang kalayaan sa kahirapan ng buhay ang napagwagian ni Mr. Hardin, dependent ng Gensan.
Ibang klase ring matikas ang tindig, batak ang muscle sa katawan. Aba-aba-aba, ika nga nila, makalaglag pa nga. Kapag rumampa na siya sa male beauty pageant, kung saan siya na-discover. Kaya sa mga nagpapanta siya kay Rash, nakapagkape na ba kayo girls? Umabot na sa 5 million views magmula nang ipalabas sa Rated Corina ang Pala to Pelikula. Talagang marami ang na-inspired sa kanyang kwento. Sa trabaho sa construction, kailangan mong mag-ingat kasi minsan may mga bagay na napakabigat na hindi mo alam babagsak sa'yo. Or minsan na aksidente na tatama sa'yo. So kailangan natin mag-ingat. Ito na yung nagpalaki sa akin. Dahil yung tatay ko, mga kapatid ko, ito yung trabaho nila. So ito na yung nagbumuhay sa akin. Dahil sa pagko-constructionist na buhay ako. Minsan kasi may mga nagda-down dyan sa mga yan. Minamaliit kami na ganyan lang trabaho nyo, marumi kayo, ganun-ganun. So at least marangal naman siguro yung trabaho namin is nabubuhay kami. Wala kami nasasagasaan tao. Kaya proud na proud ako sa pagiging construction worker. Para sa kasal namin ni Ali. Bago kayo kasal, kailangan. Ngayong artista na si Rash, alam niyang marami pa siyang kakaining bigas. Pero naniniwala siya sa sarili niyang kakayahan. Dumating yung panahon na makabili din ako ng sarili kong bahay. Then yung nanay ko tsaka yung tatay ko. Mabilang ko din sila ng bahay kahit papano, yung maganda naman na yun nga, house and lot. Sana matupad yung pangarap ko na yun. Yun lang naman ang dream ko is yung mabigyan ko sila ng magandang bahay. Matulog naman ako. Naka-8 pelikula na si Rash Flores at in demand ngayon sa shooting ng kanyang bagong pelikula na aabangan ng fans niya sa 2023. Kinakapitan niya palagi ang dasal dahil naniniwala siya na abot kamay na niya ang pangarap na magandang buhay. Magkaroon din ng maayos na buhay para sa kanyang pamilya ang certified hunk at TikTok tourist na si Sean. Hinahangaan ang galing niya sa pagsasayaw. Siyempre, ganda ng mukha ang kanyang puhunan at makisig na katawan ng panlaban niya para kumita ng extra. So ano yung talagang pangarap mo bago ka maging TikTok star? Maging artista, kung ano-ano pong content ko yung ginawa ko, kumanta, sumayaw, nagpatawa ng mga tao, yun po. Totoo. Oh. Tapos nakita mo yung pinakapatok, yung sayaw. Abo, yung sayaw po. Konting pa-cute lang sa camera, marami na ang kinikilig. Pero sa isang iglap ang like at heart ng mga netizen. Naging sad emojis. Marami ang nagulat dahil sa muli niyang paghataw, abay kulang na ang kanyang katawan. Nagkaroon ng sakit na cancer ang boy next door TikToker. So nasa dugo ba ninyo yung ganyang sakit? Yung lolo ko po, saka po yung lola ko po. Nagkaroon po ng bone cancer po, pero parang sa akin po napaaga po. Osteosarcoma stage 4 ang tumama kay Sean, isang pambihirang uri ng cancer na nagsasanga-sanga ang mga buto sa katawan. Nitong June, kinakailangang tanggalin ang kanyang braso para maiwasan ang pagkalat at komplikasyon na dulot ng cancer. Ang masaklap mismong kanyang birthday nang putulin ang kanyang braso. Handa ka noong araw na yun. Apo. Paano ba mapaghandaan, Sean? Ito po yung nangyari po sa akin. Sabi ko po, kay Lord, kayo na po bahala po sa akin na. Kung ano pong planin nyo, para nyo po sa akin, go po ako doon. Meron kang kinikwento na pinaka nakakatouch na ginawa ng pamilya mo para sa'yo. Ano yon? Yung buho ko po, naglalagas na po siya. So kailangan ko na po magpakalbo. Nagpakalbo po ako sa labas. Tapos pagpasok ko po ng bahay, pagkakita ko po, kalbo na po silang lahat. Oo. Oh. Po, anin po kayo magkakapatid, kalbo po lahat. Kasi yung papa, yung stepfather ko po, kalbo rin po lahat. Si mama po, dapat po magpapakalbo po. Pero sabi ko po, ma, wag na ma. Sabi ko po, kasi po, mahaba na po buhok ng mama po. Sabi ko, ma, okay lang ma. Makita ko lang kayo na andyan. Sobrang saya ko na. Parang naiyak po ako nun talaga. Oo, oh, nakakaiyak naman yun. Lahat ng kapatid mo. Kalbo po. Wow. Parang kaya natin to. Dahil sa tapang at lakas ng loob ni Sean, instant idol siya sa social media. Ang pagkaputol ng parte ng kanyang katawan daw ang nagbukas ng pintuan para lalo siyang mahalin at makilala. Patunay ang milyon-milyong views niya sa TikTok. At sa Rated Corina, umabot na sa 4.2 million views and counting ang sumubaybay sa kanya.
Nakakabilib si Sean. Sinubok man ang tadhana, alam niyang hindi natatapos ang buhay kapag ikaw ay determinado. Sa kanyang pagsasayaw, patuloy na nagbibigay ng saya at pag-asa sa bawat paghataw at paggiling niya, isa ng makabuluhang sayaw para kay Sean. Nalungkot tayo. Napangiti. Sumaya. Talaga nga naman ang buhay punong-puno ng sorpresa. Hindi mo malalaman ang kahihinatnan kung malungkot o happy ang ending. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan ang kwento na inyong pinaka-sinubaybayan ng Proud Pinoy dito sa Rated Corina. Iba talaga ang galing ng mga Pilipino, hindi ba? Talentado na angat pa sa iba sa buong mundo. Dito lang sa ating programa ninyo nakita at nakilala ang ilan sa mga Pinoy na talagang astig, certified, inspiring para sa ating lahat. Ipinakita rin namin sa inyo ang iba't ibang diskarte at gawang Pinoy na pang world class. It's throwback time dahil bibili batahanga ulit kayo sa mga kwentong Rated Kakaiba. Hello, Papi Lapko. Deling, flowers for you. Kasing ganda mo to. Ikaw naman ang tinagmamas. Mag-face mask naman kayo. Come on down, Jesse Moran. Wow, talaga ba? Sana all. Edi siya na. Lahat na yata ng reaksyon at salita na sambit na ninyo habang pinapanood ang mga kwento naming kakaiba, hindi ba? Tulad na lang ng kakaibang bata na taga Batangas. Ala eh, sure ako'y napanganga kayo nang marinig ninyo kung paano mag-beast mode itong si Kulot. Batang bata mo pa'y kimagdudua na. Mag-aral ka muna ng mabuti. Instant internet sensation ang batang Batanggenya na si Catherine Kaponpon o mas nakilala sa bansag na Kulot. Nang mag-viral ang video niyang pinapagalitan niya ang kanyang tatay dahil sa pagbarik o pag-inom ng alak. Isa mo garay! Ayan niya. Makaari mailagap pakisapwit mo pag hindi ka umuwi. Mamaya yung mapababag pa, hindi kawawa ang aking dati pag di ko pinauwi. Ay ako pa malalagot sa inay. Depensa naman ang kanyang tatay. Katuwaan lang naman daw ang pagbi-beast mode ng batang si Kulot. Wala raw dapat ipag-alala dahil mabait at magalang na bata raw si Kulot. Sa totoo po talaga, fit po talaga yan. Napaka-bibo lang po talaga. Ang ayaw niya po sa akin yung makikita ko niya sa inuman dahil hindi siya sasanay na nagiinom ako. Ate Batang, sabi nga ng Diyos, huwag madamot kaya... Ang cuteness overload na hatid ni Kulot, dinayo pa namin sa Batangas. At nang binisita namin siya sa kanilang bahay, abay ang bibo-bibo. Nagpasample pa ng kanyang pagiging beast mode in a very cute at charming way. Pinap, lagot ko kayo sa akin. Pag ho ako hindi nyo binigyan ng chinilas, paggaruti ko lang ho sa akin dati. Kaya eto na ang sorpresa para kay Kulot all the way from Manila ang request niyang laruan at chinelas. Papauhin ko ng aking daddy. Kung nag-hype pa ang energy ninyo sa good vibes na hatid ng batang matanda na si Kulot, siguradong lumevel up din ang bilib ninyo sa diskarte ni Nanay Bebe at sa kanyang magic water, remember? Ito nga po alam eh, bakit ako pinipilahan eh. Sabi, bakit ka pinipilahan? Siguro sa sarap. Kasing linaw ng tinda ni Aling Bebe na magic water ang kanyang alaala sa malungkot na kabataan sa piling ng mapagmalupit na nanay. Wala akong benta. Nung nagtitinda ako, papaluin ako ng nanay ko. Totoo yun. O saan pinamamalo niya sa akin. Kaya hindi nga ako nakapag-aral eh. Grade 6 lang natapos ko. Pero imbis na mag-walling na lang sa isang tabi dahil sa masaklap niyang nakaraan, si Nanay Bebe nagpatuloy sa diskarte ng buhay. At sa kahabaan ng kalye ng Binondo, ipinanganak ang kanyang magic water na maghahatid pala ng swerte sa kanya. Ang kanyang naging tagumpay ay ang kanyang mga anak. Napagtapos niya ang mga ito at nagkaroon ng magandang buhay. Pero ngayon, ang magical water tila nawala ng bisa. Kumakatok ngayon si Aling Bebe sa mga kinauukulan at sana ipayagan siya ulit na makapagtinda sa kanyang pwesto. Tulungan niyo po ako para makatinda po ako kasi nuhuli po ako eh. Mga suki, maawa kayo sa akin, tulungan ninyo ako.
No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Inilaban din ng small but terrible ang kanyang karapatan kahit siya'y pinanganak na kakaiba. Meet Christine Borja, o mas kilala sa tawag na Tiling, short for Tiny Little Thing, na taga San Antonio, Zambales. Panganay sa tatlong magkakapatid, pero kahit na siya ang ate, siya ang pinakamaliit. Nung elementary po ako, parang normal naman po, pero nung mga nag-grade 1, tapos parang hindi na po ako umaangat. Height man niya ay pangchikiting, hindi ito naging hadlang para abutin niya ang higante niyang pangarap, ang makatulong sa kanyang pamilya. Kaya lahat ng diskarte, name it, dahil yakang-yakan niya na kumita lang ng pera. Nandiyang mag-online selling, magpataya ng small-time lottery, mag-manicure at pedicure. Po siya madamot magbigay. Lagi niya, siya lang po yung nagkukusa na magbigay. Ang mga Pinoy nga naman, basta diskarte, number one. Kahit sa international scene, agawik sen ang determinasyon natin. Tulad ng Pinoy jackpot winner sa Amerika na si Jesse Moran. Buong Pilipinas ay pumalakpak sa kanya nang makipagsapalaran sa isang game show abroad at nang manalo ng jackpot prize na worth 2.7 million pesos. Lahat na pa sana all. Benta ko po yung kotse na yon para magkaroon po ako ng cash na dadaling ko dito. May magamit din ako a little bit tapos sa Pinas kasi may mga further ako na magkaroon ng humble business. Kung nagmarka ang pakikipaglaban ni Jesse para sa inaasam na grand prize, tumatak din sa atin ang pakikipaglaban ni Victoria para sa kanyang pag-ibig. Sa haba ng hair niya, lahat ng inggit ay pumikit dahil nahanap lang naman ni Victoria ang kanyang Prince Charming na si Nick. Because I grew up in the Philippines and with, you know, Filipino culture, it was very important to me na he courted me in a very traditional Filipino way. Pero ang love story nila naging hashtag complicated dahil na naratay sa sakit na lupus si Victoria. Pero ang good news, hindi umalis si Nick sa kanyang tabi. At ang kanilang pagmamahalan, nauwi na sa simbahan. Pero hindi lahat ng pagmamahalan ay sa simbahan ang ending. Dahil ang iba, kampo ng kadiliman ang nag-aalay ng pag-ibig. Kakaibang hilakbot ang naramdaman nyo noon, di ba? Nang madiskubre ninyong si Martha ay mayroon palang dark lover. Isang lalaking elemento raw ang umaangkin sa katawan ng dalaga. Sa kanyang pagtulog, walang kaalam-alam si Martha na umiibig na daw pala sa kanya ang itim na elementong ito. Nang maipasuri ang dalaga sa eksperto, sa tulong ng manggagamot na hinto na ang pangahalay ng sinasabing dark lover ni Martha. Siguradong kakaibang pangatog ang dala sa inyo ng kwento ng isang tulay naman sa Tayabas, Quezon, na kung tawagin ay tulay ng prinsesa. Huwag daw magkamaling gabihin dahil siguradong ang prinsesa ng kababalaghan sa lugar ay aangkas sa'yo. Maraming talaga namatay sa tulay na yon. Dahil sa sabi-sabi nila, prinsesa ang kanilang pinatay para ang dugo nito ialay sa tulay para tumibay. Kaya may sumpa ang tulay na yan. Marami na rin kasi ang naiulat na nagbuwis ng buhay sa sinasabing Haunted Bridge ng Quezon Province. Matinding galit daw ng prinsesa ang dahilan ng kanyang pagkuha ng mga buhay. Totoo man o hindi ang kwentong ito, paalala muli namin, mas makabubuting mag-alay tayo ng panalangin para sa ikatatahimik ng mga nilalang na patuloy na bumabagabag sa mundo. Hindi lang naman angat sa kilabot ang mga kwentong Pinoy. Certified inspiring at kapupulutan din ng mga level up na diskarte sa buhay. Tulad ng mga kakaibang paandar na inyong unang natunghayan sa Rated Corina, ang Salon de Lechon. Sa parlor na ito, lalabas kang fresh na busog pa. Stand out sa Iloilo ang Salon de Pamplona. Dahil bukod sa mga serbisyong pampaganda sa mga customer, may lechon din silang hain na
at tiyak magpapagana sa inyo. Handa na ba kayo? Free foods originated from my mom. Nung una, yung mami ko talaga yung nagpapa-free food sa mga clients. And then at the same time, na-adapt ko na din. And pero nag-stop yun ng pandemic. But when we resume our operation, naging maganda din yung takbo. Palaging may ultimate promo ang salon na ito mula 999 to 1,499. Basta mag-avail ka ng treatment, may libreng paletsyon na sila sa'yo habang inaayos ang buhok mo. Libre hatid sundo ka na rin gamit ang gintong sasakyan na ito. Pwes, isa pang hirit na magpapawaw ulit sa inyo, ang mga bahay kubo with a twist. Imagine ang mga simpleng bahay kubo noon pwede nang i-makeover ngayon, pabunggahan ng design. Ang isang ito, nagawa ng engineer na si Bong, ay inspired sa mga bahay mula Indonesia. Kaya ang ending, gumawa siya ng bahay kubo infused with Indonesian style. I realized na this is a very good opportunity for me to build something, an area or bahay para sa anak ko. This is really the dream house na gusto ko talaga since I was a child. Ang bahay kubo naman ni Alexis from Batangas. May mini pool at bathtub sa loob. Isip namin, why not? Siguro, mas maganda na meron tayong second home na pupuntahan naman kahit weekend. Basta Pinoy at gawang Pinoy, tunay na kahanga-hanga. Kahit sa anong larangan pa yan, mapa-love life, kwentong buhay, katatakutan o diskarte sa negosyo, kayang mag-shine ng kwento natin. Dahil bawat kwento ng mga Pinoy, sigurado, rated kakaiba. Isang buong taon po tayong nagbiyahe at lumipad para pasyalan ang natataning ganda ng mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dinayo natin para ipakita ang mga makapigil hiningang tanawin, masasarap na pagkain, at makulay na kultura na iba-iba talaga sa ating mga kababayan. And once more, tara na! Muli nating liparin at balikan ang ganda ng ating bayan presenting Rated Corina's Best Places sa Pinas. Kung ganda at ganda lang naman ang pag-uusapan, walang duda, iba ang karisma ng mga natatanging lugar at probinsya dito lang sa Pilipinas. Pagkain, kultura, tradisyon, at lalo na ang mainit na pagtanggap ng mga Pinoy, kahit saan ka man naroon, only the best ang meron tayo. Mga tumatatak at siguradong must try na bisitahin, lalo na ngayong bagong taon. Simulan na natin ang biyahe from north to south. Libutin natin muli ang Pilipinas, the Rated Corina Way! Alam ko, isa sa pinaka nag-enjoy kayong biyahe natin sa Luzon. Walang iba kundi sa Ilocos Region. Iba't ibang adventure at food trip ang natikman natin, di ba? Sa Ilocos Sur, una namin kayong pinasyal. Wala pa rin kupas ang ganda ng vegan. At ang mga heritage houses, panalo pa rin. Mula sa mga tradisyonal na pasyalan, may alok na rin sila ngayong pang-millennials. Mga new attraction na theme parks. Mula vegan, itodo na natin ang pasyal papuntang Lawag City sa Ilocos Norte. Maganda pa rin nakatayo ang Malacañang of the North. Ito ang bahay bakasyonan noon ng pamilya Marcos na isa ng museo ngayon. Kilala ang Ilocos Norte bilang baluarte ng mga Marcos at ngayon na isang Marcos muli ang nahalal na pangulo ng bansa ay naisipan ng Rated Corina na magpunta dito sa Norte at makita itong Malacañang of the North. At alam nyo ba na hindi lamang pala ang pamana ng pamilya Marcos ang mahahanap sa mansyong ito? Saksi ang mga dingding dito ang lahat ng ipinagmamalaking moment sa pamumuno ng dating nakatatandang Marcos. Namangha din kayo sa mga windmill sa Bangi Wind Farm. Very Instagrammable ang lugar. Ang mahigit 20 mga windmills ang nagsusupply ng 50% ng kuryente sa buong Ilocos Norte gamit lang ang lakas ng hangin. Handa na ba kayo?
There's a first time for everything! Tumodo hataw din tayo sa kilala nilang La Paz Sand Dunes sa Lawag City. Siyempre pa, hindi ko na pinalagpas ang mga extreme adventure dito. Ang kanilang mga simbahan, nagkagandahan din ang arkitektura, tulad ng famous na Paway Church. Umigit kumulang 400 taon nang nakatayo ang Paway Church dito sa Norte. At sa ilang daang taong nakalipas, ay nag-aagawan pa rin ang kahapon at ang bukas sa mga kwento sa likod, loob at labas ng napakaganda at makasaysayang simbahan na ito sa Luzon. Nalaman natin na ang simbahan na ito na may Baroque architecture ay earthquake-proof pala dahil sa malalaking buttress sa tagiliran nito na panlaban sa malalakas na lindol. Kaya no wonder, sa nagdaang daan-daang taon, nakatayo pa rin ang Paway Church na isa ngayon sa mga UNESCO World Heritage Site. Hindi rin natin pinilagpas mag-food trip tulad na lang ng poki-poki na putahin ng talong. Hindi rin mawawala ang bagnet Ilocano na pwedeng ulam o pangsahog. Ang kanilang beaches, wow na wow. Ang pagudpod, must see this 2023 talaga. Pino at puting buhangin, malinis at asul na dagat. Ang sarap lang magmuni-muni, di ba? Habang nakatanaw sa sunset, priceless! From Ilocandia, nagpunta din naman tayo sa culinary capital ng bansa, ang Land of Mekeni, Pampanga. Napaka-modern na ng Pampanga, larawan ng komersyalismo at kaunlaran. Hindi mo akalain na pinadapa ito ng pagputok ng Mount Pinatubo 30 years ago. Pero dahil likas na malikhain at matatag ang mga kapampangan mula sa mga abong tumupok sa buong lalawigan, dito na umusbong ang disenyo Pinatubo. Gawa mismo sa lahar ng nag-alborotong bulkan ang mga produktong pang-world class. Pero sa gitna ng modernisasyon na natili ang mga pamana ng kulturang kapampangan. Isa na rito ang ipinagmamalaki nilang Betis Church na itinayo noong 1660. Sa ganda ng mga painting sa kisame nito, inihahambing ito sa Sistine Chapel sa Vatican City. Ang alaala ng kahapon nabubuhay sa mga lumang bahay ng mga alta de sociedad noong panahon ng Kastila. At dahil nasa lugar tayo ng masasarap magluto, why not i-try ang lahat ng kanilang specialty? Isa na ang sisig recipe ng Lola Ima Restaurant na nagpasalin-sali na sa tatlong henerasyon. Tatakapampangan din ang buro na gawa sa malagkit na kanin at maliliit na isda, match sa pinritong hito o tilapia. Tamales din ang top signature na putahe ng mga kapampangan. At nag-aagawan na nga ang moderno sa luma, tulad na lamang nitong paraan ng pagkain ng mga kapampangan. Itong John Studio sa Guagua, Pampanga ay mukhang moderno sa labas lang ng kanilang tahanan mismo. Pero huwag magkakamali, may mga bagay na tradisyonal na kailanman hindi maaaring baguhin sa lutong kapampangan. Tikman natin! Tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. At mula Luzon, lumipad din naman tayo sa Kabisayaan. Sino ba naman ang makakalimot sa Bohol, ang pride ng Visayas? Mahigit 1,200 ang dami ng mga tinatawag na chocolate hills na ito o maliliit na mga bundok na halos pare-pareho ang korte, iba-iba lang ang laki. Tinawag siyang chocolate hills kasi itong berdeng kulay na yan ay natutuyo tuwing tag-araw at nagkukulay tsokolate. Alam nyo ba yung chocolate na kisses? Parang ganon. At itinuturing ang destinasyon na ito ng mga turista bilang isa sa mga wonders of the world.
Sa Visayas ay pinanganak ang Kristyanismo sa bansa. Kaya ang atraksyon din sa Bohol, ang mga lumang simbahan tulad ng Baclayon Church na nasira ng malakas na lindol noong 2013. Pero ngayon, na-restore na. Sinilip din natin ang world-famous na mga tarsier. Ang mga tarsier ay endangered species. May mga apat lang na nandito na sanay na sa tao. Pero marami silang na-breed. Pero inaalagaan talaga ng Bohol dahil kung hindi aalagaan, magkakamatayan sila. So itong mga nandito, hindi mo halos makita kasi nakayakap sila dito sa mga punong kahoy na ngayon ay sikapin nating makitang nakabukas ang kanilang mga mata. Iba rin ang pambato ng Bohol pagdating sa mga beach, white sand. At ang diving site nila, winner! Sa ganda! Talagang litaw na litaw ang ganda ng Bohol on land, above and underwater. Ang mula sa Visayas, pumasyal din tayo sa Mindanao. Ang tinatawag na Land of Promise, makulay ang kultura at kasaysayan ng Mindanao. Kakaibang adventure ang sinubukan natin dito sa General Santos City o GenSan. Ang tuna capital of the Philippines. Dekalidad at export quality ang tuna ng GenSan. Nakakarating sa Europa, Amerika at Japan. At tama kayo, tinikman din natin ang kanilang equally famous tuna lechon. Kapag nandito tayo sa GenSan, hindi pwede hindi natin matitikman ang natatanging lugar na siyang nagsisilbi ng tuna lechon. At ang nagpapasarap daw dito ay ang pagsawsaw mo sa sinamak na suka. Nag-grape picking pa rin tayo kung saan talagang ang tatamis ng kanilang mga ubas, meron pala nito dito, pang world class. Tamis. Nakirampa din ako sa mayamang kultura ang GenSan dahil sa ang mga katutubong naninirahan sa mga bulubundukin nito. At nakarating na nga tayo dito sa bulubundukin ng GenSan. Di masyadong malayo, mga isang oras, sa Upper Labay, kung saan preserbado pa rin ang kultura ng tribong Blaan. At ito na ang kanilang welcoming committee. Ayan, pwede bang mapakita ko din? Hello! Masaya ring ipinagdiwang ang Kadayawan Festival sa Davao City na kumikilala rin sa mga katutubo na kinabibilangan ng mga agta, bagobo at mga matigsalub. Isang pasasalamat din ng Kadayawan sa isang masaganang ani. Ibang trivia din ang ambag namin sa inyo sa bawat probinsya na pinupuntahan ng Team Rated Corina tulad dito sa Davao. Umaabot pala sa 20,000 metric tons ang harvest ng durian bawat taon. Dapat lang tawagin talaga na durian capital ang Davao. At hindi rin naman patatalo ang Zamboanga sa kanilang tradisyon at kultura. Makikita pa rin ang mga makukulay na vinta na naglalayag sa mga baybayin. Dito rin matatagpuan sa Zamboanga ang Yakan Village. Mga katutubong unang naninirahan sa probinsya, isa sa mga pinakamagaling na manghahabi sa rehiyon. At hindi makukumpleto ang Zamboanga trip kung hindi natin natikman ang kanilang famous delicacy na kuratsa. Ayan ang finished product, ready to eat with kanin and coconut vinegar.
Enjoy din ang pamamasyal sa mga nagagandahan at nakatagong isla ng Zamboanga na perfect getaway. Kaya sa susunod na pagbiyahe, try nyo ang Zamboanga. Siguradong solve ang bakasyon grande ninyo. Sabi nga nila, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Huwag mag-alala, dadalhin pa rin namin kayo ng Rated Corina to more islands ngayong 2023. Kaya bago ang iba, dapat Pilipinas muna ha. Enjoy na! Makakatulong pa tayo sa turismo ng ating bansa. Let's start the new year right! Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa at dapat simulan natin ang 2023 ng pagtutulungan at pagmamahalan. Tulad ng ating mga bagong Corina Angels. Tara na't mapangiti at maging pag-asa sa iba sa ating kay saya-saya. Kung hindi naging maganda ang nagdaan taon sa buhay mo, always remember, New Year is always a blessing, a new beginning. Pinangarap na buhay ni Giselle Mangilit, ang muling maging masaya at maranasan ang inaasam na pag-asenso. Ngiting tagumpay na ang mayroon siya ngayon. Pero looking back through her years, mala-roller coaster ride na daw pala ng kanyang pinagdaanan sa buhay. At kung ano man ang meron siya ngayon, bunga ito ng karanasan niya na nagpatatag sa kanya bilang babae, anak, asawa at ina. Sa lahat ng mga naranasan ko, unang-una dapat may Panginoon ka. Dapat mahalin mo ang mga taong nagmamalasakit sa'yo. Dapat meron kang tiwala sa sarili mo. Malayo sa kaseryosohan at focus sa kanyang kinabukasan noon si Giselle. At sa loob ng 10 taon, binago siya ng panahon. Taon-taon, iba't ibang karanasan ang kanyang hinarap at ipinaglaban. 2012, taon na happy-go-lucky ang dalagang ubos, biyaya. Kaya ang ending, nanga at mukhang kawawa. Pinurso ko yung pangarap ko bilang isang flight attendant. Ang dami kong mga naging kaibigan, hanggang sa hindi ko namamalayan na grabe na pala ako gumastos. Lahat ng sahod ko, ginagastos ko. Wala akong naiipon. Hindi ko pa siya nakukuha yung sahod ko. Meron na siyang paglalaanan na ibang bagay na sabi ko, ay, bibilin ko to. Ay, kailangan makipagsabayan ako dito sa mga ka-FA ko kasi ganito yung gamit nila. 2015, nag-iba ang kwento ng buhay ko. Bakit? Dahil nakilala ko ang love of my life. Nakita ko sa kanya, bukod sa pogi na, ang pagmamahal niya sa mahal na Panginoon. Gusto ko yung kapares ko na hardworking. She's a good listener kasi ito na yung tamang babae para sa akin. Kasama kong maglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa panahong ito, nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Giselle. Nung pumunta akong Thailand, ang dami kong nakitang magagandang damit doon. Sabi ko, why not na hindi ako mag-angkat ng mga damit at ibenta dito sa Pilipinas. Yung taon din na yon, uso na ang online business. Pero sa kalagitnaan ng 2016, taon ng takot at pangamba para sa kanya. Na-diagnose na may kidney failure ang kanyang ina. Ito rin ang panahon na nagkalayo sila ng kanyang mahal na si Kevin. Lugmok at halos walang mapagkapitan si Giselle. Parang may bumagsak na building sa akin. Nalaman ko nga yung mother ko na diagnose ng kidney failure at hindi yun basta-bastang sakit. Kailangan mo ng pera para sa pagpapadialysis niya, sa mga gamot niya. That year, talagang gapang ako. So na-realize ko, Giselle, gumising ka na. Tingnan mo yung mother mo, may sakit, wala kang maitulong dahil hindi ka nag-iipon. Pero sa pagtuntong ng 2018, abay, dream come true ang taong ito para sa dalaga. Kasi naman ikinasal siya sa kanyang Prince Charming. Yung pinapangarap ko na maikasal sa taong pinakamamahal ko ay natupad. Hinding-hindi ko na tatanggalin sa pagkataon na mahalin siya.
Throughout the years, mamahalin ko siya at mamahalin ko siya habang buhay. Pero ang inakalang masaya na sanang buhay, naglaho bigla sa pagkamatay ng kanyang nanay, 2020. Bago mamatay yung mother ko, ang biling-bilin niya sa akin, huwag kang mananapak ng ibang tao, tumulong ka sa mga taong nagmamalasakit sa'yo, at gabayan mo yung mga kapatid mo. At the same time, mag-share ka ng blessing na meron ka. Pero sa taon ding ito, sa pagkawala ng kanyang ina, siya namang pagsilang ng anak na si Zion. Tanong tuloy noon ni Giselle, ganito ba talaga ang buhay? Taon-taon, bakit nagsasalitan lang ang saya at sakit na kanyang natatanggap? Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Pagtulong sa kapwa ang turo ng kanyang ina at asawa. Ito raw ang balanse para magkaroon ng makabuluhang buhay. Nag-isip si Giselle ng paraan para makatulong sa mga tulad niyang naghahangad ng magandang buhay. Sabi niya, legit to, hehe, dito ako pumayat at nag-blooming lalo. Blooming baka mo? Sa maliit na ipon, pinalago niya ang negosyo nilang mag-asawa. At ang sentro ay para makatulong sa iba. 2021, habang nagbababang luksa at nagsisimulang maging isang ina, sinuwerteng pumatok si Giselle. Success! Ang formula niya sa buhay. After 2023 na, pupunta tayo Hoko! Tinutulong ko yung blessing ko kung ano man nararanasan ko ngayon. Itinutulong ko. Itong You Glow Babe na company ko ngayon, alam ko, full blast pa sa 2023. Bibigay ko pa ang lahat para sa mga taong umaasa sa akin. Hindi naging madamot ang mag-asawa sa blessing na kanilang natanggap mula sa langit. Ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, tumulong ka sa ibang tao para pagpalain ka pa ng mas marami. Si Giselle, isa siyang angel in disguise for me talaga kasi yung guide niya sa akin all throughout this year, nandyan talaga. Tapos, pag may success siya, gusto niya lagi niya akong kasama. Ganun siya sa akin. Bukod po sa God-fearing sila, hindi po sila madamo. As in, pakaraming blessing ang aming natatamo. At syempre, bukod na doon, super gumanda din po kami. Ngayong 2022, hindi makapaniwala si Giselle na makakapagpundar sila ng pangarap nilang bahay. Mga kotse, bahay paupahan, at makilala ng mga tao. At ngayon ay isa pang inspirasyon. Pero higit sa mga material na bagay ang makatulong at maging instrumento ng langit. Ang yaman niyang itinuturing. Ready, get set, go! At dahil simula na ng 2023, simulan na rin natin ang pagbibigay ng saya at inspirasyon sa mga kabataan at nanay. Mula noon hanggang ngayon, ang ating pong nationwide chinelas campaign ay hindi po namin nakakalimutan. Barangay Santo Cristo, Quezon City! Mga bata at magulang, handa na ba kayo? Sa tulong ng ating mga sponsors at mga bago kong Corina Angels tulad ni Giselle at Kevin. Ang maliit pong handog namin sa inyo ay nakakapagpataba ng aming mga puso. Pasalubong namin ang mga freebies ni Giselle. May pagkain din at mga grocery. May burger at spaghetti din. At huwag kalimutan ang Torotot dahil New Year, di ba? Napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo yung mga batang masaya at yung mandao na natutulungan mo. At nagpapasalamat din ako sa mahal na Panginoon dahil ginamit niya kaming instrumento para makatulong sa mandao. At babe, huwag silang mag-alala dahil ang You Glow Babe hindi lang makakatulong sa mga bata, kundi sa mga magulang din na gustong umasenso at gustong magkaroon ng hanap buhay.
Basta tulong-tulong, may magagawa tayo. At sa patuloy ninyong suporta, darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mananatiling nakapaa. Kinsaya-saya, di ba? I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.